At saka yan kabayan yung ating pang mga ingredients ng ating meron gagamit ako ng sesame oil, olive oil, tapos gagamit ako ng oyster sauce, and then meron tayong beef dashi, and then extra olive oil, and then gagamit din tayo ng black pepper, no? And then meron tayong beef dashi, yan yung beef dashi natin, no? Ito kabayan. Tapos kabayan, iprito muna natin itong ating pampano. Ito yung 1 piece of pampano. Ang laki nito kabayan. Mahigit mga 600 grams to kabayan. Malaki siya. Ayan, itong isang piraso good for 2 na to kabayan. Ngayon kabayan, ang gagawin ko ay maglagay muna ako ng vinegar, no? Magmix muna ako ng vinegar. Ayan, vinegar muna tayo. Maglagay tayo ng 1 half cup of sushi sauce, no? Kabayan, ito yung sushi sauce. Tapos, maglagay tayo ng yamasa sushi sauce. Yan kabayan, yamasa sushi sauce. Tapos, maglagay din tayo ng kunting sugar, no? Tapos maglagay din tayo ng mga 1 tablespoon of sugar. Tapos i-mix na natin yung kabayan. Tapos maya-maya konti, i-prito natin yung ating i-set aside muna natin ito. Prito natin yung ating pampano, no? Yung pampano natin. Iwain muna natin itong tagiliran nito. Yung pampano natin. Pampano natin, no? Linis na rin tayo ng mantika kabayan para maprito na natin, no? Tapos, hiwaan natin yung pampano. Hiwaan lang natin dito kabayan. Yung malaki po eh. Tapos, lagyan natin ng konting sugar. Tapos, pipreto lang natin yung kabayan. Antayin na lang natin na uminit yung ating mantika. No? Pag mainit natin yung ating frying pan, pag mainit na yan, saka na natin ipreto yung kabayan. Yan po yung ating pampano, mga kabayan. Iprito muna natin yan. Iinitin muna natin yung ating mantika. Pag mainit na to, iprito na natin yung kabayan. Bago natin to iprito kabayan, lagyan natin na siya ng kunting flour para hindi siya pumitik-pitik kasi may tubig yan eh. Irarap mo lang dito ng konti o masyadong marami. Para hindi siya pumipitik pagka iprito natin. Ngayon, pwede na natin siya iprito kabayan. Ayan na po ating ayan na po nating kabayan, yung fried pampano. Itong iskabitin natin kabayan, pampano to malaki, isang mga 600 grams. Yan o, isang piraso lang yan. Ito yung natin, pampano fish. Yan ang ating iskabitsi for dinner. Ayan ang ating recipe ngayon.
Ito yung lulutuin natin ngayon, kabayan, no? Magluto tayo ng escabeche. Ito yung version ng escabeche, kabayan. May kunting oyster sauce, no? Tsaka sesame oil. Yan. Ngayon, kabayan, mag-start na tayo magluto. Maglagay na tayo ng olive oil. Sliced ginger. Sana po natin kabayan, maraming din yan para wala siyang lasa. Tapos, maglalagay din tayo ito yung balat ng ano, ng lemon, no? Yung skin ng lemon, i-slice mo siya ng pino-pino. Gagamit dito ng konting sesame oil, kabayan. Sesame oil. Mabango at malasa kasi pagka may olive, may sesame oil yung niluluto mo, kabayan. Lalo na sa mga sabaw, pwede yun. Okay lang natin ito ng konti. Tapos, sunod na natin yung ating bell pepper, no? Yung yellow and green. Tapos, itong gunundig mamaya, itong gunundig sa tabayan. Pagkakan natin yung pagkakas natin. Tapos ko ba yan, maglagay dito ng kalahati nito. Huwag natin mo sila mamaya, ilalagay natin ito sa ibabaw ng isda, no? Pero tayo ng mga kalahati lang, no? Kalahati din. Mabango kasi ito ka ba yan, no? Mabango yung niluluto mo pag maglagay ka niyan. Ngayon, ito na isusunod natin ka ba yan, yung ating vinegar and susunod na natin yung ating vinegar. Tapos ang ating pinagmix ko na yung vinegar, yung susi vinegar and then ayama sa soy sauce. Tapos maglagay din ako ng kunting siguro mga 1 teaspoon lang mga kabayan ng oyster, no? Tapos naglagay din ako ng brown sugar nito kabayan. Ngayon, lalagay na natin. Antayin lang natin na kumulo ng kabayan. Tapos kabayan, maglagay tayo ng kunting oyster sauce, no? 1 teaspoon of oyster sauce, kabayan.
maglagay tayo ng black pepper, no? Kasi kaya nga malapot tong ating sauce kasi naglagay nung doon sa sauce pa lang na vinegar, yamasa ang vinegar, nilalagyan ko na siya ng half, mga 1 teaspoon of potato starch para medyo lumapot siya ng ganito. Yan kabayan, nilalagay na natin ang ating fish. Ito na yung fish kabayan, yan. Yan na. Natin ito sa ibabaw. Ayan. Ayan, ito yung lemon, no? Tapos. Ayan na kabayan, tapos na ang ating escabeche. Ito na ngayon ang ating finished product ng ating escabeche, kabayan. Lagay na natin sa ibabaw ito. So, lagay na. Lalagay na natin ito yung sa kabayan. Ito yung aking dinner ngayon, kabayan. Isang malaking pampano, ayaw lang kumain, ako lang lang kakain. Hindi ka naman maubos ito. Escabeche, yung aking pampano, sweet and sour pampano.